welcome po sa ating webinar. Congratulations po muna pala sa CILP for organizing yung mga activities for teachers. Lalo na po ngayon na tayong lahat ay naka-stay sa ating mga bahay. Natutuwa ako, natatawa, natutuwa, at na-amaze ako. Mixed feelings. Bakit po? Kasi po, nung may pasok, parang konti lang po na umaattend ng training ng Schoolbook. Pero pala, pag online lahat, napapansin ko, simula po na nag-start yung mga online activities ng CILP, ang dadami pong umaating. Meron pong isang session tayo ng parang 100 plus po yung umaten ng mga session, which is nakakatawa. And sana, I wish ko, pagkatapos po nung pagbalik na tayo sa normal, normal na buhay, marami pa din pong a-attend ng mga webinars na ginagawa po ng CILP kasi professional development po ito para sa atin po mga teachers. Yung session po natin ngayon, hindi ko po siya hahabaan ng bonggang-bongga kasi gusto ko po marami tayong time for Q&A. But what I will be sharing with you today, magagamit niyo din po ito, lalo na ngayon na parang fully online yung class natin. Ang thinking po kasi ng mga teachers, kapag fully online, kailangan lagi tayong nakatutok sa computer, lagi naka-online ng mga bata, lagi naka-online ng mga teachers. Hindi naman po ganun. Kasi meron po tayong mga tools and functionality sa Schoolbook wherein pwede na natin i-configure po yung mga lessons natin na automatically, okay, ginagawa niya po yung mga functions o yung mga gusto natin gawin ng mga bata given certain condition. Parang we call it adaptive learning. Later yun po yung isa-share ko. Parang kung gusto natin na may mga bata na mabilis po silang makamove forward sa lesson, kailangan ba i-open ko manually ang lesson para sa kanila o kailangan ba bigyan ko sila manually every meeting ng bagong assignment? O pwede bang automatic si Schoolbook na yung gagawa nun tapos i-configure ko na lang? Para mabawasan din po yung load natin, pero hindi po everyday, almost 8 hours a day o 24/7 o 6 hours nakatutok tayo sa Schoolbook para lang tingnan natin kung ano na nagawa ng bata, ano na bang batang nakapagpasa, tapos pag nakapagpasa ba siya, kailangan i-open ko ng manually yung lessons or another assignment para sa kanya. So hindi po natin kailangan gawin yon. Meron po tayong mga functionalities, we call it automation rules in Schoolbook, na pwede natin magamit yan mga teachers. And yun po is maganda ding tool, itong automation rule natin, maganda din po itong tool para sa asynchronous learning. Karamihan po kasi sa mga teachers ngayon, kaya na-overwhelmed po sa biglang pag-change na nangyari na bigla tayo nag-online. Kasi po, ginagawa nila synchronous almost every day. Parang kung ang klase ko, 8:30 to 10, kailangan naka-online ako 8:30 to 10, naka-online yung mga estudyante. Tapos 10 to 11:30, ganun din. Hindi po kailangan ganun. Hindi po natin kailangan gawin na every day naka-online tayo synchronous. Hindi po ganun. Pwede pong asynchronous yung ating mga lessons. And yung automation rule will help us para po doon sa ating asynchronous learning structure. Yan. I'll share my screen a little bit para lang meron tayong konting intro. So, lightning learning session po yung itatawag natin dito. I'll give you some tips and tricks on how to design your activities and lessons based on your students' learning styles or yung progress nila to adaptive learning. So, kung workshop po ito, ito sana yung objective natin. Pero dahil webinar, ito yung gagawin natin. So, I'll try to provide you with tools and techniques sa Schoolbook wherein it will help you design your learning materials and activities based on the learning styles and based on the progress that your students are making in your class automatically. Okay. Hindi po yung parang manually nakita ko pa siya o move forward ko siya dun sa next lesson. Ang purpose po natin ito, palagi ko pong sinasabi sa lahat po ng sessions na binibigay ko na ginagawa natin to because we want to prepare our students for the future at para po ma-develop yung mga future ready skills nila kahit na po online yan or classroom-based na instruction. So, ito po yung mga future ready skills na palagi ko pong sinashare to sa mga sessions. So, pwede nyo pong screenshot or later on, I'll give you a copy of this. Yan. So, ang purpose po natin din for the adaptive learning is to make sure that no child is left behind. Lalo na po ngayon
na naka-fully online tayo. Hindi po natin nakikita sino ba yung mga bata o hindi natin nakakausap sino ba yung mga learners natin o mga estudyante natin na hindi agad makapick up dun sa lesson, hindi makasabay. And we want to use this tool, we want to use Schoolbook as much as possible to make sure that no child, no learner, no student is left behind sa mga lessons, and we will use the automation rules po ng Schoolbook para sa. Okay, so hindi po na, huwag na po tayo mag-activity na ganyan. Kasi, yan. Move forward ko lang po yung ating lesson. Yeah. Okay. So ano ba yung adaptive learning? Yung adaptive learning, ang tawag ko po dito is if, then, else type of learning. By definition po, si adaptive learning is a method that wherein the teachers tailor fit their teaching styles to the learning styles and capability of the learners. So adaptive siya doon sa progress ng mga estudyante. So ang pinakasimpleng definition ko po dito if then else. If the student get this, then this is the activity para sa kanya. Else, itong isa. So kung na-imagine niyo po yung flowchart, I'll show you later kung paano yung itsura niya sa flowchart. So yung students po, they move from one activity to another based on their progress to the previous activity. So yun po yung adaptive learning. So eto yung isang sample, okay, ng diagram na may adaptive learning, yan, na flavor. So for example, nagbigay kayo ng quiz. Yung quiz 1 nyo for all students yan. Tapos meron po kayong condition, if the students get above 50% doon sa kanyang quiz, eto po yung gagawin niya. Pwede na siyang mag-move doon sa quiz number 2. Doon sa quiz number 2, meron din kayong condition. If nakakuha ulit ng above 50%, pwede siyang mag-move doon sa next. Pwedeng quiz to, pwedeng lesson to. Kung under 50 naman, ano yung condition mo? Yan. Pwedeng mag-watch muna siya ng video, may practice question, tapos mag-take ulit ng quiz. So, if then else lang talaga siya. If the student gets X percent, move forward. If the students get less than X percent, move to the next stage. So, kung familiar po kayo dun sa game na snake and ladder, yan, para lang siyang snake and ladder. Parang board game. You throw the dice, you get a score, tapos yung depende dun sa mapupuntahan mong stage kung mag-move forward ka or mag-move backwards. But in this case, ayoko pong gamitin yung move backwards, but move to a different stage lang. Depende dun sa success nung learner. Yan. So, ang first step po dun, imamap nyo yung mga activities nyo. Imamap nyo po yung mga lessons nyo based dun sa condition. Pwede nyo pong gawing exercise to. Get a piece of paper or dun sa Microsoft Word, ano nyo, gawa po kayo ng column, ano yung mga condition. Pag below 50% yung grade, anong activity yung ipapagawa niyo sa learner, tapos ano yung mga technology enabler niyo. Or kung gusto niyo po, mas madali, kung ganito, kung naka-diagram kayo. So ito po yung isang tip para ma-configure natin yung adaptive learning or adaptive lessons natin or adaptive activities natin. So make sure na meron, kasi mahirap po yung parang ginawa natin yung lesson niya tapos ngayon pa lang natin iisipin, ay pag nakakuha sila ng ganito, ganito yung gagawin ko. So, ipe-prepare niyo po muna yan. It helps, hakin po ah, best practice ko. It helps me kung naka-diagram yung mga activities ko sa class. Tapos kinoconfigure ko na lang yan sa Schoolbook. Tapos alam ko na rin yung mga conditions. So, hindi po kailangan laging quiz-pending lesson po yan. So, ngayon sa Schoolbook, paano siya nangyayari? Okay, paano nangyayari yan sa Schoolbook? Pakita ko po sa inyo kung paano natin. Bago po ako mag-move pala doon, maliwanag po ba? Clear po ba yung concept ng adaptive learning? Simple lang po yung concept niya. And I believe most of us, narinig na natin tong concept na to, alam na natin tong concept na to. So, ang concept lang niya, palagi niyo pong tatandaan, is para siyang board game. You move forward, you move backwards, depending on your performance doon sa previous lesson. So, lahat po tayo aware dyan. Ang next question would be, saan po makikita sa Schoolbook yung mga functionality kung saan ako as a teacher, pwede kong gawin yung adaptive learning na sinasabi ni Ms. Jen? Saan po makikita yan? Okay? Paano ko yan gagawin sa Schoolbook?
So ngayon po, what I will show you is yung mga functionalities ni Schoolbook kung saan makikita natin o magagamit natin yung adaptive learning. Share po ulit ako ng screen. Sana Schoolbook yan. Okay. So sa Schoolbook po, meron po tayong tinatawag na automation rules. Meron po tayong tinatawag na actions or yung automated actions na pwede natin gawin. By the way po pala, bago ko mag-forward doon, since nandito na rin lang sa calendar, dito po kayo nag-login kanina. Experience ko po kanina, paano yung experience ng mga learner kapag nag-join sila ng webinar sa Schoolbook at kung paano ginawa yung Microsoft Teams configuration or integration sa Schoolbook. So later, pag may enough time po tayo, ipapakita ko po yan. Ito din po yung mga nag-RSVP. So meron na po kagad kayong instant attendance dito po sa ating Schoolbook. So ganito din po yung ginagawa ko sa aking mga estudyante kapag nagkakaroon po kami ng fully online class. Ayan. Okay, so moving forward, sa Schoolbook po, papakita ko po sa inyo kung paano yung, kung saan nyo din makikita yung mga materials na gusto nyo basahin about adaptive learning bago ko po i-showcase doon sa sarili kong class. Sa Schoolbook po, I don't know kung alam po ito ng lahat, but I'd like to share with you na meron po tayo ditong help center. Pag kinlik nyo po yan, makikita nyo po yung online help center natin. So, ita-type nyo dyan, adaptive learning. So, pag tinipin sa adaptive learning, bibigay ni Schoolbook sa inyo, nasaan yung mga adaptive, mga topics about adaptive learning. So, when you click on it, makikita nyo na po, meron na tayong overview dyan ng adaptive learning. Yan. So, ang nag-enable po nito sa App Center, mga taga, CILP po. So, naka-enable na po tayo sa atin ngayon yan. Okay? So, meron po tayong manual personalization, meron tayong dynamic personalization ng ating Schoolbook. So when you go inside the course, after po ma-enable ng LMS administrator natin yung adaptive learning, mapapansin nyo, when you go inside your course, pag-click nyo po ng isang lesson, nakikita nyo may nakalagay na personalize. Yan. Then, enable personalization. Yan po yung mga makikita nyo functionalities. Kapag naka-enable na po yan, the platform gives you an option para pumili, okay, kaninong o sino mga estudyante ang makakakita ng lesson na yon at sino mga estudyante ang hindi makakita ng lesson. So, meron tayong ganyan. Nakita ko po actual doon sa class ko. Okay? So, kunyari dito sa aking sariling class, sa lesson ko, okay. Yeah. So when you go to your lesson, pwede po to sa lesson, pwede din po to sa activity. When you go to your lesson, when you open a lesson, makikita niyo po kagad, meron dyan nakalagay personalize. So ibig sabihin po, itong lesson na to, pwede niyong i-hide at pwede niyong i-show to certain or to specific learners. Yan. Yeah. Pag kinlik ko ang personalize, at kinlik ko enable personalization, ito na yung dalawa kong option ko. Do I show this to this learner or do I hide this lesson to this learner? Yeah. So, ang concept po nito is meron po kayong mga lessons na parang prerequisite nung succeeding lesson. So, you're making one lesson a prerequisite to the next lesson. And for you to be able to do that, kailangan gamitin natin yung personalization or completion action. So for example, gusto ko itong Lesson 6, Branches of the Philippine Government, is a prerequisite para makapag, prerequisite ito, pag natapos nila ito, sakalang nila ito makikita. So ang gagawin ko, ito personalize ko yan. Okay? Personalize ko yung itong lesson na yan. So, ibig sabihin, wala pong nakakakita niyan. Okay. Itong lesson na yan, naka-hide yan. So, ano ngayon yung mangyayari? Pag gusto ko ngayon na itong lesson na to is makita ng bata, pag natapos niya ang lesson 5, sa kanya palang makikita
yung lesson 6. Ano ngayon yung gagawin ko? So, go to lesson 5. Babalik po ako, ha? So, ulitin ko po yung process. Ito, gusto ko naka-hide muna, lesson 6, branches of government. Naka-hide muna yan. Makikita lang nila yan pag natapos nila yung lesson 5. So, ang unang gagawin, go to that particular lesson na gusto nyong i-hide. Go to personalization. Enable personalization. I-disable ko muna para makita natin. So, enable personalization dun sa lesson na gusto nyo munang i-hide. Yan. So, once na na-enable na yan, wala na po nakakita niyan. Then, go to the lesson na kailangan nilang tapusin bago nila makita yung lesson 6. So, kunyari ito yun, yung lesson 5. Okay. Go to lesson 5 now. Go to completion action over here. And then, add a completion action. Then, pwedeng show lesson. Nasaan na show lesson? Yan. Click nyo po show lesson. Mapapansin nyo may nakalagay dito, personalized only. So, ang makikita nyo po dito sa dropdown na to ay yung lesson na personalized nyo kanina. Which is yung branches of government. Yan, ito po yung lesson na ipapakita upon completion of the previous lesson. So, yan. So, pipiliin ko siya ngayon. Pwede namang, pwede kayong maglagay ng custom message dito na congratulations for completing lesson 5. Lesson 6 is now open for you. Then you save it. Ang mangyayari po ngayon, babalik po ulit ako sa lesson. Okay. Pag na-complete ni learner ang lesson 5, mag-o-open ang lesson 6 para sa kanya. Okay. So, anyone na hindi pa po makakomplete ng lesson 5 or previous lesson, hindi makakamove doon sa sunod na lesson. Ibig sabihin po noon, kung itong introduction to public administration, kailangan matapos na muna bago siya makamove doon sa next lesson. Ibig sabihin po noon, lahat po ng content nito, kailangan siyang tapusin. Basahin, including yung mga assignment. Kasi yun po ang completion action na nilagay natin. Babalikan ko po yung completion action para makita niyo. Ayan. Nakalagay po dito na ayan. Require this lesson to be completed for course completion and yung completion action is show branches of the Philippine government na lesson. Kailangan po lahat ito matapos ng bata. Ngayon, minsan, natapos na to ng learner. Ang common po na nangyayari, natapos na ng learner. Ayan, nakapag basa na siya, nabasa niya lahat, nasagutan niya to, nasagutan niya rin to. Pero mag-message siya, bata, ma'am, hindi ko pa rin po nakikita yung lesson 6. Hindi pa rin po ako makamove forward. Bakit po kaya? Nagsagot naman ako, nagsubmit ako, then sinot niya, nagsagot niya, nagsubmit. I-check niyo din po kung nabigyan niyo na po ng grade. Kasi po, kapag hindi po natin nabigyan ng grade, ang activity ng learner, hindi po yon considered as completed. So, kailangan po, mabigyan natin sila ng grade. Masyekan natin yung assessment. Para completed ang lahat ng lesson, then automatically, yung susunod na lesson na naka-personalize po, mag-o-open yun. Now, kung ang gusto naman po natin is makakapag-move forward lang sila kapag na-meet yung certain percentage sa grade, paano po natin gagawin? Kasi pwede, nagbasa lang yung bata. Tapos, kahit naka-zero siya sa activity, naka-move forward siya. Pwede ba yun? So, pwede po kayong maglagay ng requirement. Okay. Ilang section dapat yung matatapos na dito? So, kung meron kayong 5 topics doon, kailangan 5 topics yung matapos. Ayan. Tapos, pwede kayong maglagay ng kailangan ba matapos yung quiz, kung may nakatag na quiz. Kailangan nyo ng requirement para kasama nung mga options to be completed, pwede nyo pong gawin yon. So, meron kayong 5 sections. So, parang 5 out of X number of subtopics makukomplete nila yan. That's in terms of a lesson completion. Now, paano kung ang trigger nyo naman is, let's say, isang activity. Kaya natin itong activity. Kung nakapaglagay tayo. Sa mga activities po natin, whether that's a quiz, whether that's an assignment, meron din po tayong completion action.
Okay? At pwede kayo dito maglagay ng minimum score requirement. Para masabi na completed na ng learner 'yon. So ito talaga yung progress niya. Kaya kung ang ginagamit po natin na success indicator ng learner is a quiz or an activity or an assignment, pwede kayong maglagay dito ng minimum score requirement. So pwedeng lagay natin pag nakakuha sila ng 60%, talaga yung passing marks natin. Completed na yung lesson na yan. Ano ngayon yung magiging completion action nyo? Naka 60% siya. Pwede nyo ngayong ilagay show lesson. So, depende ngayon doon siya kung merong quiz yung previous lesson that triggers opening of the next lesson, pwede nyo pong gawin yun. And that is called your completion requirement na activity base. So, based doon sa activities na meron doon sa previous lesson. Ganun lang po siya kasimple na gagawin natin. So, ang mayayari po dyan ngayon, kung lahat po ng lessons nyo, okay, lalagyan nyo ng ipapersonalize nyo or certain or specific lessons ipapersonalize nyo, hindi nyo na po kailangan yan bantayan every single day na ay naka 50% na ba itong si gagawin natin o pupunta ako sa student. Hinan ko ngayon kung o sa gradebook, sino naka 50%? O naka 50% na itong si ganitong bata, i-move forward ko siya. O ito, naka 50, o i-move forward. Hindi na po natin kailangan gawin yon. Kasi, with the personalization and completion action, automatically gagawin na po ni Schoolbook yung pag-move forward and move backwards doon sa mga learner natin. Okay? Si system na po bahala dyan. So kahit mag-check po kayo every other day na lang o kaya 3 times a week o 4 times a week, meron din tayong pahinga. Then yung ibang oras, pwede natin i-devote po yan, pwede natin siyang gamitin para i-create naman ngayon yung mga susunod nating mga lessons. Clear po ba? Meron pong tanong bago ko mag-move forward? Pag may question po kayo, type lang po natin sa chat box. Tingnan natin ating chat box. Yan. Kung hindi, tatanong po ni Sir Henry. Kung hindi po siya quiz type, you'll have to manually check it. Yes po. Kung hindi po quiz type, kunyari essay, kailangan po sa checkan nyo. Bibigyan nyo ng grade. Kasi yun po yung mabasahin ni system. Yan. Tama si Sir Marco Polo, kung purely objective yung assessment, pwede ka doon maglagay ng manually, automatically mag-move forward sila. Pero kung ang activities nyo po, essay o something na may attachment or free form, okay, kailangan tsa-checkan nyo. Pag na-checkan nyo naman na po yun, hindi nyo naman kailangan i-enroll sila, manually open yung mga lesson eh. Mag-open po ng kusa yan, okay, basta nabigyan nyo ng grade. Ayan, tama si Sir. Sabi niya, di pala mga kabob forward ang students kung hindi mo po na-check at nabigyan ng grade. Tama po yun. Kasi po, sabi ni Sir Henry, mahirap kasabayan kung halos 200 students ng faculty katulad ko ngayon. Yay! Sir, meron akong fix dyan. Ito po talaga yung common na nagiging struggle natin. Kasi sa loob po ng isang week, kunyari, meron tayong 5 sections na 50-50. Tapos tong week na to, naisip natin, lahat ng activity ko essay. Eh di 250 essays na po kagad yun. Pwede naman pong alternate. 2 section essay ngayon. 2 section or 3 naka-quiz. Next week, yung nag-essay, sila naman yung mag-quiz at yung nag-quiz, sila naman yung nag-essay. Eh mamanage din po natin yung mga activity. Kasi ang mangyayari po niyan, talagang ma-overwhelm din po tayo sa pag-set. Katulad ko po ako, marami na din akong set na assignment. Yan. Okay. Dati po, ang tawag natin dito, gateway assessment. Ngayon, completion requirement na. Question. Paano po kung hindi talaga sinagutan ng student ang assessment? Yun naman ang problema. Yan, sir. Kapag hindi nila sinagutan ng assessment, hindi sila makaka-move forward doon sa sunod na lesson.
So, kailangan po, ito po yung isang fix. Maganda yung tanong ni Sir Steven. Yung isang fix po dyan, pwede kayong maglagay ng, pili tayo. In activity, let's say, dito po sa admin, go to admin, go to, sana ba ang ating inactivity? Tingnan natin dito sa enrollment. Kapag po inactive, ang isang learner, ayan, so go to admin, then go to enrollment. Pwede kayong maglagay dito ng inactivity. Number of days na hindi nag-visit ng course yung learner. Ayan. So, kunyari, 2 days siyang hindi nag-visit. Save niyo po yan, tapos pwede kayong magpadala sa kanila ng inactivity action, which is, it could be custom notification. So, yung bata na hindi nag-visit ng 2 days, pwede nyong senda ng custom notification. You have not visited the course for 2 days and I noticed that you have not answered this assessment. So, para meron tayong instant reminder, pwede natin gawin yon sa ating mga learners. Test pa natin. Ayan. Sir Morris, ginagawa ko po sa classes ko, view current lesson lang po, especially kung di ko pa naayos. Pwede rin po yan. Isang trick yan, na pwede yung current lesson lang muna yung makikita ng mga students. Okay? Saan nyo po gagawin yan? Go to admin, go to basic, okay. Then go to lessons over here. Only show lessons after the current lessons to the students para naka-hide yung mga susunod na lesson. Pero yun po, hindi yun adaptive learning. Para sa atin lang po mga teachers yun kasi hindi pa natin tapos yung lesson eh. Ang ginagawa po natin doon, hinahide muna natin yung mga topics kasi hindi pa natin tapos gawin. Pero hindi po sa adaptive to the learner, adaptive po yung sa teacher. So yung adaptive po na ano natin is based dun sa progress na nagagawa ng bata dun sa mga previous lesson. Now question, kailangan ba lahat ng lesson ko dito dependent dun sa first lesson o sa previous lesson? Depende po yan sa inyo. Kaya ang suggestion ko po is gawa kayo ng mapping. Doon sa mga lessons nyo, i-map out nyo na. Kunyari, eto, kailangan muna matapos na si lesson 1 bago siya mag-proceed sa lesson 2. Pag natapos niya si lesson 2 at mataas ang grade niya, pwedeng skip lesson 3, lesson 4 agad yung aking bubuksan. Para talaga tayo naglalaro ng board game. So, pwede may mga lesson based doon sa performance ng bata, doon sa kanyang previous activity, skip niya na yung next na lesson at mag-jump siya ng 2 lessons forward. Okay? Doon naman sa mga learner na hindi makapasa-pasa, kunyari doon sa ating activity, kung objective man yan or hindi, pwede natin siyang i-move backward sa previous lesson or okay, I'll show you another completion action. Pwede niyo pong i-enroll ang learner to a refresher course. Kasi meron din tayong enroll in course. Tapos pagdating nila doon, meron sila mga babasahin, tapos automatic, pwede nyo na silang ibalik doon sa current course or subject na kinukuha nila. Pwede pong ganun yung gawin natin. Ito po, yung paggamit po ng adaptive learning feature ng Schoolbook. Hindi po to mangyayari na kunyari ngayon naisip nyo bukas adaptive na kayo. Kailangan po i-plan out nyo, i-structure nyo siya bago nyo po gawin. So, paano ngayon yan, Jen? Kunyari, tanong mo sa akin, paano ngayon yan, Jen? Nakastart na kami ng semester. Pwede pa ba to? Pwede naman to kasi may retroactive yan na meron po yung retroactive na function. Okay? Kapag kunyari yung previous lesson, nakuha na, kasi ginawa nyo adaptive, pwede bang meron nakalagay dyan, apply this to the retroactively to X number of students, pwede po yun. Or, kung gusto nyo po, yung mga susunod nyong lesson, ganun yung gawin nyo. It could be a lesson, again, it could be a lesson, it could be an assignment or activity. Now, another question na probably itatanong nyo, so dyan, kailangan ba, kada tingin ko dyan, pupunta ako sa lesson, bubuksan ko, i-configure ko.
wala bang sa isang tinginan ko, makikita ko na lahat ang lesson, sa isang tinginan ko, makikita ko na lahat yung activity, tapos maglalagay na lang ako ng completion action. Pwede po. Saan po natin makikita yan? Dito po sa right or left part ng screen natin, may nakalagay po na automation. Kita niyo po to, left part. Pag kinlik niyo po yan, ito po yung makikita niyo. Pwede kayong maglagay ng mga automated action. Okay, para sa buong course, enrollment, un-enrollment, the enrollment completion action. Pwedeng per lesson, kasama yung mga activity. Okay, isang bagsakan, hindi na po kailangan, pupunta ako dito sa lesson. Titingnan ko, lesson 3, ipopersonalize kita. Lesson 4, ipopersonalize kita. Pwede pong dito kayo pupunta. Automation. Okay, go to lessons. Then click edit. Ayan. Pag kinlik nyo po yung edit na yan, papakita po sa inyo ni Schoolbook, ito yung mga lessons na kinreate nyo. Lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4, lesson 5. Okay. Sa isang tinginan na yan, pwede na makikita nyo, may nakalagay na agad na add. So, pwede na kayo agad dito maglagay ng add completion action. Hide, lock, unhide. Except kung meron kayong grade requirement. So, kapag may grade requirement, pasok kayo doon sa activity, tapos lalagay nyo siya ng grade requirement. So, yan. Ito po yung isang tip. Yan yung isang pwede natin gawin habang tayo ay naka-quarantine sa loob na ating mga bahay. Tingnan natin yung mga lessons natin. Gawa na kayo ng blueprint. Let's call it a blueprint. Gawa kayo ng blueprint ng lesson nyo. Ano ba yung blueprint na lesson? Tatandaan nyo po yung pinakita ko kanina na yung nakita kong diagram. Okay. Pwede pong gano'n ang gawin nyo. Create a diagram of the lesson. So, po ulit. Mag-create po kayo ng diagram. Like this one. Ilagay nyo na po dyan yung mga prerequisites. Tapos saan mag-jump. Para po, at saka para mag-enjoy po kayo sa paggawa, isipin nyo na lang, kunyari gumagawa kayo ng board game. Parang board game. Isipin nyo na yung mga lessons nyo at activities nyo is a board game. Okay? Na nilalagyan nyo ng mga conditions kung kailan mag-move forward at kailan mag-move backwards yung mga estudyante natin sa mga lessons and sa mga activities. And this will automatically be done for you by the system. Except nga lang, kung ang inyo pong mga lessons ay objective, ay yung mga activities nyo po, kung objective type po yun, eh, syempre, kailangan pong ano, kailangan checkan nyo muna. Kasi hindi makamove forward yung learner kung hindi po natin checkan yung activity. Yan. May mga questions po ba tayo? Tingnan natin ang mga katanungan. Ito po, ma'am. I'm afraid that the learning. Hello? Hi, Sir Noel po. May question po. Oo nga, sabi ni Sir Noel, I'm afraid the adaptive learning will be a problem, lalo na sa akin na nasa hotel operation. Sir, bakit naman po? Bakit siya magiging problem sa'yo? Can you share po a bit of a detail kung bakit siya magiging problem? Ito sabi ni Sir Marco Polo, kung may practical lab or practical skills yung subject. Ah, dahil po ba to dito sa ano practical test? Pwede rin naman, sir, eh. Tama yung suggestion ni Sir Polo na kung may practical test or skills, pwede i-video nung bata na ginagawa niya yung practical assessment. Gawin mo po siyang offline assessment or ipa-submit niya via Dropbox. Tapos panoorin niyo po yung video or kung gusto niyo naman live din siya, then you can use rubric. Pwede kasi gumamit ng rubric kung may practical application. Sa rubric, habang ginagawa nila, sinetsikan mo na yung rubric, rubric automatically completes the grade for you. Pag na-achieve ng bata yung nandun sa rubric mo, automatically, pwede mo siyang i-move forward dun sa mga lessons. Or pwede mo siyang senda ng completion action or notification na pwede niya nang gawin yung next na practical test para sa kanya. Yung adaptive learning po, wala naman siyang pinipiling subject or it really depends on how you structure your
instructional materials o yung design po ng instruction nyo. Mas maganda nga po ito dun sa may mga practical eh. Adaptive sa in a way na habang hindi nakikita nyo na hindi nagagawa ng bata yung dapat gagawin. Kaya rin sa hotel industry, di ba meron dyan yung mga paano mag-ayos ng bedding, paano maglagay ng proper yung pillowcase. Habang nakikita nyo na hindi nagagawa ng ayos ng bata yun, eh, hindi po siya mag-move forward dun sa next session. Hindi niya ma-access yung next activity, hindi niya mababasa yung next na instruction nyo. Or pwede nyo sabihin sa kanya, you need to review or watch this video again and perform the task again. Okay, record yourself performing the task. Saka hindi po kailangan siguro ngayon, dahil nga naka-quarantine tayo, hindi kailangan na nasa hotel sila. Sa loob lang po ng kwarto ng mga kwarto nila sa sariling bahay, pwede na nilang i-demonstrate. Ano, may tawag po dun eh, sa hotel. Ano ba ang tawag dun? Yung kapag nag-aayos sa mga bedding sa hotel, di ba merong proper way of putting the pillowcase? And pati yung mga bedsheets natin. So they can record. Pwede nilang gawin yan sa loob ng sarili nilang bahay. Tapos after po nilang magawa, ma-share yung video, then give them access to the next lesson na pwede nilang basahin. Okay. Questions pa po? Ayan, gusto ko din yung sinabi ni Sir Marco. Bed. Ayan, bed making daw po yung tawag. Doon po sa pinaka-process kung paano gagawin yung adaptive learning, nag-guess niyo po, ayan, housekeeping procedure, ayan. Buti na lang po, meron tayong mga taga-HR. Paano po yung writing essay that might require several drafts? Sir, doon sa essay, doon po sa ating school book, meron po, let me see, meron po tayong history ng submission. So kung ilan pong attempt yung binigay niyo sa kanila, mag-show naman po kung ilan submission na yung bata kung sa history niyan. So pwede nyo pong tingnan kung ano yung mga na-submit nila. Tingnan po natin itong sa isang studente po. Okay. Yan, may history of submission po yan. Kung kailan nag-submit, as makikita nyo po yung kanilang mga ginawa. So gagradean nyo rin yun. Lalo na kung iba-ibang attempt. And yun nga po palang ating school book, meron na po siyang capability para mag-annotate. Kapag ang mga bata po is nag-submit ng PDF, nag-attach ng PDF or Word format, automatically kino-convert po yan ng system into a PDF format. Tapos pwede kayo mag-annotate. Pwede nyo nang sulat-sulatan yung mga gawa nila para lang tayo nag-check ng thesis na pinprint nila pero ginagawa natin sa school book. Ano pa po? Question po. Hi, Ma'am Jen. Ito pala. Ma'am Jen, please don't forget to click the side of log in via interface of so MS Teams video online class using access code. Ay, sige po. Mamaya po. Pagtapos na po tayo dito. May questions pa po ba sa ating adaptive learning feature? Simple lang po yung adaptive learning feature natin. I don't want to teach you too many I-mute ko po muna. Ayoko po kayong turuan na sobrang dami ngayong technical feature kasi po baka tayo ay mahilo na. Pero yung pinakasimple po na pwede natin gawin, okay, just to review, piliin ano yung mga lessons, kung alin yung mga lessons na mag-o-open, depending doon sa previous lesson. Open that lesson, personalize it, okay? And then, yan. Just to summarize everything again, to recap, personalize it, and then go to the previous lesson na kailangang matapos para ma-open yan, and then add a completion action. Sa completion action nyo, pwedeng ito yung mga options. Hide an assessment, hide a lesson, open an assessment, or show a lesson. Tapos piliin ano yung mga lessons na magsashow based doon sa performance sa previous lesson. Yan. Ilulit ko lang po para, kasi po nakita ko meron mga bagong pasok. Bagong pasok para mga bilanggo. Ito, bagong pasok, bagong salta. Next question po, may data ba ang CILP kung ilang faculty ang gumagamit ng adaptive learning
sa account nila para pwede sila maging resource faculty sa bawat. Ay, maganda yan, Sir Chris. Maganda po yan. Kasi alam ko po merong mga group ngayon per department eh, na either nasa MS Teams o nasa Schoolbook. So, yung mga faculty members po na gumagamit na ng adaptive learning teacher natin, pwedeng magkaroon sila parang study group sa mga estudyante na sila naman yung magtuturo sa mga teachers nila. Or pwede nyo pong gawin, kung kunyari ako nagtuturo ako ng Management 101, lima kaming teacher na nagtuturo ng Management 101. Tapos yung aking class, naka-configure na for adaptive learning, pwede kong gawing template class yon, tapos gagamitin na lang ng mga ibang teachers. Kukunin na lang nila yon. They will reuse my course na naka-configure sa adaptive learning, gamitin po ng mga ibang teachers. Pero kailangan po pag-usapan nyo at ituro, explain dun sa teacher, i-discuss na ito yung mga naka-personalized na lesson, this is how it will happen when they achieve X number of points here, this lesson will open. Kung this point naman, this lesson will open. Para alam po, kailangan aware po yung mga teachers kung paano ginawa yung, ano yung structure ng adaptive learning natin. Yan. May question pa po bago ko po ituro yung, kasi may request po yung MS Teams integration. Kung paano ginagamit. Katulad po kung paano kayo nag-log in kanina. Yan. Yun po. Ayan. Eto, may tanong si Ma'am Imelda. Ma'am Galera. How do we go about adaptive learning in chemistry, laboratory, bio, where students need chemicals, reagents to carry out an experiment? Ma'am, hindi ako expert sa chemistry eh, pero naalala ko lang bago tayo nagkaroon ng session ngayon, yung pamangkin ko, nagtatanim po sa likod ng bahay namin. So, ang pinagamit ko po sa kanya, yung mga materials na nakikita lang sa loob ng bahay. So, yung po mga chemistry teachers, mas magaling po kayo sa akin pagdating dito. Pero I think what we can do is think of alternative materials na makikita lang po sa loob ng bahay. Kasi sa ngayon po, imposible talaga na makapag-laboratory tayo eh. So, kung granting naman na kunyari walang COVID ngayon at nasa lab tayo, okay? Kung paano, i-record lang po ng bata kung paano nila ginagawa yung mga activities doon sa experiment, step by step. Tapos titingnan nyo kung nagagawa, either they post it or you give them an exam, tapos i-open nyo po yung next na lesson para sa kanila. Same din po ng concept para sa iba. Pero kung dito po sa, kung ngayon nyo ipapagawa, which I think okay din naman eh, habang nasa bahay yung mga bata, ano ba yung mga experiment na malapit doon sa activities nyo kung nasa classroom kayo na pwede rin sa bahay nila gagawin? Pwede po yun. Pwede naman siguro yun, I think. Basta safe lang po yung mga materials na gagamitin. At may tanong si Sir, pwede po ba itong gawing self-paced learning? Pwede po. Actually po, yung adaptive learning, pwede talaga siya sa self-paced learning. Okay? Wala, i-mute ko po kayo ulit. Okay. Yeah. Maganda nga din po sa self-paced learning yung adaptive learning. Pero i-configure nyo na po yung mga grade. Ay yung mga conditions kung kailan sila makaka-move forward sa lessons. Actually po, sa ACE natin, ginawa ko po dati yan sa ACE natin. Eh. Di ba meron po tayong ACE? So fully online yung course, naka-configure na. Kapag ganitong grade yung nakuha ng bata, mag-open tong lesson na to. Pag ganitong grade, maglalaki ang lesson na yan, ibabalik ko sa susunod na lesson. Ito daw, sabi po ni Ma'am Kerr, kaya lang po, concern sa practical lab ay how would you evaluate yung right skill ng student pero the right equipment is not available sa bahay nila, like equipment for cooking, housekeeping, bartending, etc. Siyempre po sa sitwasyon natin ngayon, hindi po natin sila mahahanapan ng proper equipment, lalo na kung hindi po available sa bahay. Pero ang thinking ko naman po is makakahanap tayo ng mga alternative activities while we're waiting for things to go back to normal. Ano po yung mga alternative activities na pwedeng gawin? Tama po yung sinasabi ni Sir Paulo, marami pong life hacks na makukuha ngayon sa web, Pinterest, sa YouTube na alternative to
the equipment na wala po tayo sa bahay. Katulad po, ako, I'll give you an example, Mama. Please allow me to give you an example. Nung lumipat po ako dito sa, dito po ako sa Indang ngayon, mahilig po ako mag-bake, pero lahat po ng baking equipment ko ay nandun po sa bahay namin sa Gentry. Atat na atat po ako mag-bake kasi naiinip na ako eh. Ano po yung ginawa kong mga alternative? Wala naman pong mabibiling mga fresh milk dito, wala naman akong baking pan. So nagalap lang ako, anything na hindi mababasag na pwede kong isa lang sa oven ng kapatid ko, ginamit ko. Yung harina, hindi na ako naghanap ng high quality ko, ano yung pwede ko mabili sa tindahan. Wala po akong chocolate, so nakakita ako ng curly tops. Sinuno ko si curly tops, icing na yan siya, ay chocolate ganache na siya. Alternative ko po sa milk, nagtiga ako ng fresh na orange na nabili sa tindahan. Wala akong milk, yun na lang po yung ginamit kong pinaka pang baking. So I think we can, ano, and ayan, si Sir Polo nagsashare siya ng mga life hacks na site, which is good yan. So siguro si CILP, ang suggestion ko, if we can provide then life hack site to our teachers, mag-provide po tayo ng mga life hack na site. Okay. So yun po, pwede po yat natin gawin yan. Okay, my question, ayan. Possible po ba from Student Wellness Center to upload modules particularly about resiliency? Opo ma'am, pwede naman po. Pwede po, pwede po kayong mag-upload ng ma'am, yun pong, ma'am panganiban, yun pong modules, gagawin niyo pong siyang course, tapos pa-enrollin niyo po yung mga bata dun sa modules na yon para maka-access po sila. Tapos, processing question, pwede rin naman ma'am, gawa ko lang po kayo ng course. Upload niyo po yung course. And then, doon po sa ginawa yung module, pa-enrollin nyo po yung mga bata. I think, ang pwede pong gawin ni CILP dyan is i-open yung, open for enrollment. Wala pong access code o pwede naman i-announce yung access code sa mga learner para maka-enroll po sila. Magandang module po yan. Tapos, gawin nyo rin pong fun yung resiliency module natin. Bigyan nyo po sila mga activity na pwede nilang i-video yung sarili nila. Gawin nyo rin siyang adaptive. I-gamify nyo ang mga modules nyo para maging fun learning experience sa mga bata. How will we advise the students to enroll? Ma'am, yung enrollment po dyan, pwedeng open, pwedeng walang access code. Paano po yung walang access code? So, pag kinreate nyo po yung module, go to admin, go to basics over here. Then, ito pong basic settings natin. Edit this one. Tapos, disable na po yung access code. O pag kinreate na po yung course, pero po pag nag-add tayo ng course, meron na po agad nakalagay kung may access code o wala, disable niyo po siya. So, it's an open enrollment and then CILP can make a general announcement. Hindi lang po sa mga estudyante, I think pati teachers, pwede po silang mag-enroll dyan. If you want, there's a separate course for teacher and there's a separate course for learners para po dun sa resiliency. Alisin nyo lang po yung access code, tapos gawin nyo siyang self-paced. Yan, para at their own pacing, pwede po silang mag-enroll dun sa course. Yan. Ito, maganda yung sinabi ni Sir Steve. The most challenging part is really have an adaptive attitude for this kind of learning. Yes. It is, tama po yan. Let's keep asking to learn more. It is yung isa po kasing principle talaga na palagi kong sinishare. It is in asking that we learn. Wala pong mawawala sa atin pag matanong tayo. Lalo na po si ILP, masaga naman din po silang sumagot. Yan. So, lagi po tayong magtanong, huwag po mahiya. Huwag po tayong mahiya. Okay lang po kahit sabihin natin na ngayon, kung lang narinig yung adaptive learning, pwede pala yan. It's okay. That's even better. Na sinasabi natin ganun, at least we will know how we can help you. Malalaman po namin, ito pala, sige, let's have a session para din sa mga gusto pong patuto pa ng adaptive learning. Let's have a working session, paano natin i-configure yung lessons natin, paano natin i-prepare yung ating mga lessons for adaptive learning. Ayan, sabi naman ni Sir Maurice, ang success daw nito ay depende din sa mga students. Sana maging willing din sila. Agree ako dyan, Sir Maurice.
Pero malaking percentage din po ng success ng ginagawa natin, nakadepende din po sa ating mga teachers. We have to remember din po na yung digital tools, any platform na ginagamit natin, neutral po sila. Meaning, wala po silang feelings, wala pong emotions, they have no morals, hindi po ibig sabihin na immoral sila. Pero ibig sabihin ko lang po noon is, kung ano po yung nilalagay natin at kung paano po natin ginagamit yung mga digital tools, yun po yung image na kine-create natin sa mga bata. Parang social media. Kung ang social media ay ginagamit natin for bullying, therefore, ang magiging thinking natin ng mga tao sa social media ay masama. So, para po yung mga bata ma-motivate natin to keep reading our lessons, to keep makip natin yung engagement nila, then let's make our lessons engaging. Ang lesson po na engaging, hindi po ibig sabihin no, na meron kayong 100 lessons, engaging na yon. Ang course po natin, pwedeng tatlong lesson mo lang or apat na lesson mo lang, pero napaka-rich ng mga activity, that's even better. Kasi hindi po na-overwhelm yung mga bata. Baka naman po kasi pagtingin pa lang ng mga bata sa school book, pag open nila ng course natin, meron na kagadong 25 lessons to read. Sa loob ng lesson, merong tigpa 5 topics. So, 5 times 25. Ganun na po kaagad. So, dun pa lang sa pagtingin, na-overwhelm na yung mga bata. Kaya po minsan, maganda ko nakahide yung mga ibang lesson. Nakahide sila, tapos nag-open sila, depende doon sa mga conditions na nilagay natin, para po yung mga bata, okay, hindi po nagkakaroon agad ng reading fatigue or sa pagtingin pa lang nila dun sa ating activity o sa ating lesson, napagod na sila kasi ang daming babasahin. So, i-structure yung mga lessons natin in an adaptive way or yung iba, i-hide nyo lang kahit na wala na kayong mga grade conditions. Naka-hide muna, configure muna siya na certain things lang muna ito yung makikita, certain lessons, para po hindi po mapagod yung mga estudyante natin sa pagtingin din sa mga lessons. Tapos magsawa na agad sila sa outline pa lang yung nakita, na napagod na sila, nagsawa na sila. So pwede po natin maiwasan yung ganong bagay. Kasi po, ang success po ng online learning, malaking factor po tayo talaga mga teachers. Big factor po sa success ng ginagawa natin yan, whether that fully online or blended, nasa atin po talaga lahat yan. Imagine the spider web na nag-create ng mga web of learning. Kung tamad po yung spider gumawa ng web, wala pong kakapitan yung ibang spider. So, sa atin po lahat yan nakadepende sa ating mga teachers. Yan. May questions pa po? Ayan, ama yun. Wala nga naman ay suspend sa topic, sabi ni Ma'am Ann. Si Ellen. Okay. So, ano Jen, po ang next? Yes po. Jen, sorry. Yes, hi, I'm sorry. Oo, may question ako kasi, hello? Yes, ma'am. Kailangan ko pang mag-open ng, kasi gusto ko magkaroon ng discussion with my students through MS Team. Opo. Do I have to open another course for that? O can I use the same courses that I created already? Tapos parang mag-a-announce na ako na mag-meeting kami through MS Team? Ganito na lang naman na rin sa inyo. Ito. Hindi naman po kayo, so yung discussion parang ganito, live discussion. Oo. I like it that way kasi ang mga courses ko kasi is medyo quantitative. So yung iba, ang hirap mag-chat. Ah, sige so, po. I presume recorded to, di ba? Opo.
So let's say for example, I will ang plano ko kasi is parang ganito, about 10 to 11, I'll be discussing a topic na when I discuss it, kung sino yung makaka-attend ng 10 to 11, yun yung makikinig. And then since it's recorded, saan nila, paano nila iaano yun? Paano yung mga hindi naka-attend, they can just, ano, di ba? They can just access it. Okay. Yes po, yung yes, recording ma'am. So, pwede. Yung access code na gagamitin nila, should it be different from the access code na na courses ganito, na piliin? Katulad po nung ginawa ngayon. Katulad po nung ginawa ko kanina sa atin, share ko po ulit yung screen. So, ito po, tuturo ko na po yung Sendless Teams, since natanong na din po ni Ma'am Sari. So, hindi po kailangan gumawa ng ibang course para sa MS Teams. So, kunwari, ang course ko ngayon, ito, Government Management. Gusto kong magkaroon ng live discussion with the learners, katulad po ng ginagawa natin ngayon. So, there are various ways by which you can announce it. Ako po, yung ginawa ko kanina, nilagay ko po dito sa calendar. Pumasok ako sa loob ng course, go inside your course, then go to calendar over here. Ah, okay. Taga, wait ha, wait and take. Sige po. Pag senior kasi, mama, baka hindi ko na matandaan. Ako si Julian naman. So, tapos sa calendar, sa course, okay. Go to course, go to the course po, then yung calendar ng course, nasa left navigation bar. Okay. Click nyo po yun. Then, lalabas po yung calendar natin. Itong nakikita nyo ngayon. Okay. And choose the date. So, kunyari bukas, 14. Okay. Uh-uh. Lagay nyo po yung title. Kunyari, online discussion. Okay. Sige. Yeah, or virtual discussion. Live virtual. Kasi ito po okay. Pala yung ginagawa. Live virtual. Yan. Then, go to description. Nakikita niyo po ito, ma'am? Yung left tab is description. Okay. Then, ito po yung MS Teams na icon. Ano yan? Ito. Ano yan? MS? Ah, MS, okay. MS Teams okay. Na icon. Click on it. Pag kinlik niyo po yan, ito yung sunod na lalabas. So, okay. Pag liload po yan, create a meeting link. Click niyo po, create meeting link. Ito po, applicable po ito sa lahat ng nakikinig po ngayon sa ating programa sa radyo. Feeling ko nasa radyo ako. Yan. So, after po niya, live. Title. O, live online class. Live online class, kunyari. Then, yung date, April 14. Apo, kung kailan. Tapos, anong oras? Okay. Pag pilip po, date nyo po create. Maghintay lang po tayo ng mga ilang segundo. Yan. Ay, kita nyo, meron na po itong link. May link na po yan. So, itong link na po, makikita na po ng mga bata yan. Dito po sa miscellaneous part, okay. Nandyan po yung mag-RSVP sila, katulad po ng ginawa nyo kanina. Tapos, post to newsfeed para ma-announce sa newsfeed ng class nyo. Ah, diba okay. So, automatic yung maaano na nila? Malalaman na nila? Magpo-post po yan sa newsfeed nila. Okay. So, bahala na sila kung gusto nilang umattend or hindi. Kung available sila during that time. Okay. Apo? Pero, automatic yan, Jen, recorded. Meron po, hindi ma'am, sa MS Teams po, meron po kayong i-click dyan na recording. May record button po yan. And dito po yan, sa katulad niyan, I think we're recording. Saan ko makikita yon? Left side. Yeah. Meron pong, nakikita niyo po yung ellipsis, yung, ay teka lang po, i-share ko po yung isa kong screen. Anong screen ang nakikita niyo? Anong screen po nakikita niyo ngayon? Yan. I'm sorry. Ito po siya. Pag click nyo po itong ellipsis na yan, yung nakalagay more action. More action. Nandyan po yung recording. Pero yan,
pwede kong gawin yan during the time na nag-start na yung ano ko. Apo, yung class niyo po, yung discussion niyo. Tapos po, dito sa, tapusin ko lang po yung dito sa ano natin, dito sa school book. Okay? After po yan, ma, after niyo po may schedule yung online session, nasa na ba ang ating online session? Ano bang bang araw ngayon? 13. After niyo po mai-schedule yung session, so pag-open po ng mga bata ng live virtual class, kunyari ito na lang. Pag kinlik po nila yan, mag-open na kung paano nag-open yung Teams ngayon. Pero dapat po ang mauna doon yung teacher. Kasi usually po, kapag hindi pa po naka-online yung teacher na nag-schedule, lalabas po doon, wait for someone to let you in, or someone will let you in, yan. And make sure po, ito po, make sure na nakalagin po kayo sa inyong Office 365 account, yung ating LaSalle email, para po mag-open yung Teams. Kasi si Teams po, hosted po yan sa Office 365. So, kailangan mag-login. Kailangan po nakalagin kayo, yan. Nakalagin ako ngayon sa ating account para po mag-open yung ating Teams. Okay? Yun po. Or, kung gusto niyo naman, kasi sana pwedeng... Jen, sana ko maglalagin dun sa calendar din. Di ba, maglalagin kayo sa LaSalle email niyo po. Kailangan nakalagin po kayo sa LaSalle email. Di ba, nagsasign kayo sa email Facebook? Email o SB? SB po, saka email. Ah, okay. Saan ako... Ma'am, pag nag-login kayo sa email nyo, automatic po yan, malalagin kayo sa school book. Kasi naka-single sign-on po tayo sa Office 365. Okay, so po. Pag-login ko sa school book, saan ako maglalagin dyan? Hmm? Di ba ma'am, pag naglalagin kayo sa school book, siniklik nyo, login with Office 365. Oo. Okay, yes. Okay. Tapos saan ako pupunta dyan kung ano? Kung mag-open na ako, halimbawa ng MS Team, ano na, mag-discuss na. Opo, yung pinakita ko po kanina, ma'am. Ah, pag mag-discuss na kayo, punta po kayo dun sa calendar kung saan yung schedule. Dun, ah, yun. Oo. So dun ulit ako mag-ano. Dun ako mag-login. Opo. Okay. Sige. Hindi, ma'am. Click niyo po yung link. Mag-open yun, tapos kung hindi kayo nakalag-in, kailangan nyo po mag-log-in sa Office 365. Kasi yung calendar naman, nasa SB yan, di ba? Opo, yung calendar po, nasa SB po yun. Okay, sige. So doon ako mag-log-in. Yun ang i-click ko para ma-open ko na yung class. Yung online class, ganun ba yun? Ma'am, ulit po. Kailangan, doon ako sa calendar pupunta para makalag-in ako doon sa, para ma-open ko na yung class. Ano ba, magsisimula na akong mag-discuss. Sa punta calendar. Po kayo doon sa class. Punta po kayo doon sa class niyo muna. Tapos kayo sa calendar. Tapos okay. Po, tapos ma'am, click niyo lang po yung link. So, kunyari ganito, okay. Gawa na natin yung link kanina. Nandito na tayo sa loob. Punta kayo doon sa calendar. Kung saan niyo po ni-schedule. Tapos okay. Click niyo lang po yung virtual class. Tapos click niyo din po yung link. Tapos mag-open na po. Sige, sige. Okay. Thank you very much. Salamat, hello, salamat. Yan po, medyo, ano po tayo, ang time check na po tayo, ma'am. Okay lang yan, ma'am Lan. Kung gusto nila mag-stay, okay lang po sa akin. Hanggang lunch tayo, ma'am Jen. Okay lang po. Kung gusto pa po, yung mga gusto pong mag-stay at meron pong mga tanong, okay lang din po. Ayan, si Sir Ronald may tanong. Bakit lang eh? Meron ba ito lunch? Wala nga po. Virtual na lang din po. Okay, virtual na lang po ang lunch. Virtual tayo, sir. Isipin na lang po natin. Thank you very much. Can say hi. Papadala lang sa Food Panda. Sir, bawal. Walang quarantine pass. Thank you po. Thank you po.